Alam mo, G, sa puntong ito ng iyong buhay, ang mahalaga ay nailabas mo ang ebidensya. Ginawa kang babae, dapat ay hindi mo ito binabago kasi ito yung kaloob sa inyo ng Diyos. Kaya ngayon ba, hindi pa rin matanggap ni Mami Divine na hindi forever batang paslit si Sarah. Eh, sana naman aminin na ni AJ Rapal. Na may anak na siya, kuya? At gaga! Hindi yun, gaga ka! Hindi yun! Ikaw na naman makuko! Hello mga ka-apin! Ito po ang inyong mga lingko. Ginawa si Mama Loy! Si Papa O, as in OGP, at ano pa nga ba? Ang lagi yung inihilit sa amin! Ay! Ichika mo na! Ay, nako, nakakaloka ito. Yes, Dad. Oh, Diyos ko, hinihingan ba naman tayo ng ano, opinion? Tungkol saan? Tungkol daw kay Charis Pempenko. Oh! A.K.A. Jake Cyrus. Sa kanyang pagbibihadan ng kanyang katawan. Ah, yung kanyang topless photo. Oo, ano sinabi niya doon? Ay, naku na, ito sinabi niya. Sabi ba niya? Oo! Grabe ka naman, sinabi pala niya yun. Una sa lahat, salamat sa lahat ng napakaganda niyong comment sa version ko na maghintay ka lamang. Mahalin ko kayong lahat. Pinag-isipan kong maigi kung ipopost ko ba to. Kasi lagi kong iniisip kung anong sasabihin ng ibang tao. Sa ilang taon na nag-transition ako, masaya ako sa naging takbo ng buhay ko. Pero lagi pa rin akong na-insecure sa katawan ko. Siguro dahil na rin sa standard ng karamihan. Pero ngayon, palalayain ko na lahat yon. Pagtawanan mo o hindi, hindi mo alam ang sakit, iyak at mga dugo na pinagdaanan ko bago ako nagkaroon ng confidence na buong-buo ko i-post ito. Masaya ako at gusto ko lang ipakita sa inyo na eto ako. Sa wakas, komportable sa nakikita ko. Hindi ako humihingi ng opinion. Para ito sa mga kapwa ko transgender, kung naghahanap kayo ng sign o confidence para ipakita at maging proud sa kung sino ka, tara, sasabayan kita. Para sa ito. Kung hindi ka man handa pa, okay lang din yon. Lahat yan may tamang panahon. Well, this is me, guys. Mahal ko kayong lahat. Jake. Oh. Ang buhay ng tao ay parang gulong. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Ang importante, bilog pa rin ito. Nagmamahal, child. Alam mo, Jake, sa puntong ito ng iyong buhay, ay wala ka nang dapat pang patunayan sa mga tao. Parang Kuya Cesar. Hindi naman. Parang Kuya Cesar. Ang mata na nga rin yung soko eh. Charo, wala kang patunayan sa iba. Ang mahalaga ay nailabas mo ang ebidensya. Hindi ito maaaring magsinungaling. Kitang-kita sa iyong larawan ang pagpapakita mo ng iyong dibdib. At mong katawan. Mabuti na lamang at kalahati lamang ng iyong katawan ang iyong pinakita. Bakit? At hindi mo pa ipinakikita ang nasa ilalim. Kaya, siguro yung pinapakita kasi hindi pa yun nagbabawa. Ayan, diba? May ibang proud, di ba? Para sa kanya dahil nga, kumbaga, happy siya kung ano siya ngayon. Yung iba naman, parang nakikita pa rin namin si Charis na nakahubad naman ngayon. Hindi, nakikita nila yung dating Charis. Oo nga, na nakahubad. Kasi na nakahubad. Siya, diba, ang nasa isip pa rin ng iba, girl pa rin siya. Oo, tama ka, Mama Loy. Hati nga ang opinion ng mga Pilipino. Lalo na ng mga nakakakilala kay Charis Pempenko. Dati, oo. Bago naging Jake Cyrus. Eh, syempre, yung iba, babasahan ka ng Biblia, ng Bible verse, diba? Ilalagay doon na ginawa kang babae, dapat ay hindi mo ito binabago kasi ito yung kaloob sa'yo ng Diyos at ito ang iyong linangin, mga ganyan-ganyan sila. Eh, happy naman siya. Oo nga. Yan ang importante. Walang mali dun sa litrato dahil yun ay
katawan ng isang lalaki na. Di ba, Nay? Oh, hindi oh. naman po yung katawan ng babae na nag-hubad eh. Di ba? Correct. Ano, nag-transition na po siya. He's a man now. Di ba? Ah, kaya pala mamalay lang po siya. Tapos siya. May ganun mo. Makeup niya. Abs po ya, abs. Gaga, hindi abs yan. Gaga, yan yung tinahe. Tinanggal nga yung boobs niya. Kahi yun sa ilalim. Hindi yung abs ka na. Ano ka siguro din? Sino ba yan niya yung exercise niya? Tsaka talaga gusto niya magkaroon ng katawan ng lalaki. Ano ba naman, di ba? Katulad ng mga lalaki na naging transgender din. Yes. Gusto nila magkaroon ng katawan ng babae. So sila ay kung anong paraan ang magiging resulta ay katawan ng babae, ginagawa nila. Tama. Kung paano kami din, Ayan, first time ko nga aminin ito, ha? Bakla po ako. Ha? Dito ko lang inamin. Oh my gosh. This yes. A milestone. Pero, pinili kong ganito. Formal manamit, ganyan. Parang si Mama Loy, nabibase din ng nagpapalda rin minsan to. Kasi nga, nung minsan nagpalda ito, ayun. Ano? Bagong tuli po. Hindi na ako nang ganyan siya, kasi nga, tatama dun sa ulo. Ha? Parang kamati pag nakapit babae. Kaya siya nakapalda. Kaya tayo nasasabihin, masyadong green eh. Masyadong visual eh. Sorry. Pero guys, sa tingin mo, magkakaroon ka ng pagkakataon nung ma-interview mo si Jake Cyrus, yung Audrey Diaz Inspired. Diyos ko po. Given, di ba? Hindi alam ng iba, pero dati nagkaroon kayo ng history. Pero sobrang tagal na nun, baka naman, nakalimutan na niya. Pero sa akin, wala yun, ha? Wala na yun. Pero baka merong kay Charisse pa rin. Merap di pa rin yun. Wala kasi, naman na si Charisse eh. Jake naman na siya ngayon eh. Baka naman binawa na rin niya sa nakaraan. Si Jake na lang. Si Charisse naman yung dati. Na nakabanggaan ko din. Dahil nga, yun nga yung sinabi ko na parang manly na. Tapos pinabulaanan nila. Tapos nanay, nagalit pa yung nanay, pati mga fans ni Charisse dati. Talagang binembang ako ng binembang sa Twitter. Halos shootayin nila, patayin nila ako. Tapos pinatrending pa nila. Oo na, yung hashtag POKPOK ang ina ni Oli. Ganyan. Dumating pa sila sa ganung point. Diba? So, ang issue noon, parang meron akong mga napansin na feeling mo nun, lesbian siya. Lesbian siya. O yun. Ito na nga, ending. Topless na siya. Ha? Pero syempre, ako feeling ako talaga interview si Jake Cyrus. Ako, looking forward ako dyan. Diba, parang feeling ko, ang dami yung mapag-uusapan, lalo about the past mga realizations. Correct. At saka yung mga, syempre, kung ano na yung present, di ba? Correct. Tapos magalap, pre. Uy, ano ka ba, Jake? Oo. Bating ako. Bro! Bro! Mali ko sabihin sa'yo ni Jake, okay lang yun, Tito Oji, kung naisip mo dati lesbian ako, kasi dati naman naisip ko din gay ka eh. Ha? Hindi naman sa floor? Tapos meron ka pala limang anak, ha? Oo, di ba? Diba? Hindi natin alam, ano, kung si Jake ay magpapa-interview sa'yo. Sana nga. Sana! So, bury the hatchet, ikaw. Yes, wow. Inibingan natin sa limot yung nakaraan. Dahil si Charisse naman yung ito naman si Jake. Yes. Diba? Anyway, Jake, to be honest, nami-miss ko yung boses ni Charisse. Tsaka yung pagiging belter niya. Yes. Nami-miss ko lang yon, pero syempre, ikaw yan. Ikaw na ngayon si Jake. Yes. Diba? Nami-miss ko lang mga All By Myself. Meron kaya kanta pa niya. Ay, oo. Yung mga yung kanta, no? Pamatid, litid. Oo, diba? Grabe yun. Si Charisse talaga. Paano nga yun? All by myself, don't wanna live all by myself anymore. All by myself. Ano si Delatore, ha?
Jay. Papa Sir! Ito na nga, ang taas din ng regalo. May Hayden po, dito kay Dr. Vicky Bello ng Bello Medical Group. Ay, Diyos ko, bumelt ng todong-todo. Bumelt? Yes! Bumelter din to kasi Bentley naman ito. Yes! Bentley! Bentley! Magkakuchi! Oo, nakakaloka pagkatapos ng Disneyby. Bentley! Pisos ba yan? Bentley pisos! Di ba lang mo? Diyos ko, tinupad ni Hayden ko na yung ano, last daw yon sa list ng bucket list ni Dr. Vicky Bello. Wow. Ang magkaroon ng car na Bentley dahil taon-taon, 2019 na parang bumili ng Bentley. Namamahalan siya para bumili para sa sarili niya. So ngayon, isinakatuparo na ni Doc Hayden at sabi niya, for the longest time, ikaw yung nagbibigay sa mga tao, time naman ngayon para ikaw yung mabigyan. Oh. Oo naman, in fairness to Dr. Vicky Bello, generous talaga yung lola. Yeah. In fairness. Deserve yan ni Doc Bello. Diyos ko. Sa dami ng mga kinwento niyang pinagdaanan niya sa interview mo sa kanya. Correct. Oo. Diba, marapat lamang na yung isang taong nagmamahal. Kasi kung matatandaan natin, Loy, sa lahat ng mga naging ano ni Dr. Vicky Bell, parang mas nababalitaan namin siya yung nagbibigay doon sa guy. Eh, normal, kuya? Eh, masantos. Guy, honor. Gay nga yun, di ba? Sabi gay yun. Ito, gay. Malaki. Gagak ko. Nakaloka. Pero, Nay, ito naman, ang bongga naman ng balik. Parang lahat ng mga naibigay niya siguro sa mga sa past niya. Eh, bawing. Sa natanggap niya na yun, di ba, Nay? No? At hindi lang yan yung gift na nabigay ni Hayden. Yan yung physical lang na gift, Nay. Kasi nga, di ba, napaka-sweet at well-thought of yung ginawa ni Dr. Hayden ko nung Valentine's, yung five languages of love, di ba? Binigay niya yung act of service, yung touch, yung affirmation, tapos yung gift-giving, yan. So, lima yan, di ba? Taray! So, lahat yung pinag-isipan, pinaghandaan. Deserve yan ni Dr. Vicky Bell. Nakakatuwa at nakakasana all, di ba? Oo, di ba? Oo. Habang si Sara Eronimo naman at si Mateke Di Celia ay nag-celebrate naman ng kanilang second anniversary ng Feb 20. Oh. Diba? Ang bilis ng panahon, ano? 2 years na pala silang kasal. Grabe, no? Sino makakalimot dun sa kasal na yun? Talagang gumimbal yun, hindi lang sa showbiz industry. Sa lahat yata ng industriya, pinag-usapan yun. Hindi ko makalimutan yun. Talagang si Sara nun, parang naitakas. Para maikasal sila agad-agad ni Mateo sa isang hotel sa Makati. Makati o BGC. Oo. Oo, at doon ay naloka yung bodyguard ni Mami. Yes. Di ba? Yes. Hindi alam ng bodyguard na ikinakasal na pala yung kanyang binabodyguard. Yes. Doon sa loob. Kaya naman yung bodyguard nagsumbong kay Mami Divine. Yes. Kaya tumawag si Mami Divine. Oo. Tapos ang ending, nung nag-I-do na sila, at asawa na ni Mateo, itong si Sara, ay, talagang papalagka, sabi ko. Ay! Oh, diba? Yung guy! Ay! Oh, diba? Ano ba? Ang natulpo pa yan? Ha? Talaga? Oh. Oo nga pala yung guard. Pero sinabi nga umano na sinaktan siya. Sinaktan siya ni, ni Mateo. Diba? Natulpo pa yan. Pumunta pa si Kuya Rafi Tulfo. Oh. Doon sa Viva Office. Kasi nga, alaga nila si Mateo. Oo. Oh. Tapos iba si Boss Vic yung namagitan para maayos na lang to. Correct. Pero nung araw din na yun nung kasal, nasubukod si Mami Divay, si Boss Vic din yung namagitan. Sinabi niya, di ba, kay Mami Divay na hayaan na. Di ba? Oh. Parang nag-side si Boss Vic din kahit paano kay Sara. Dahil talagang prinsesa ng ano, di ba, ng showbiz ng si Sara. Tsaka hindi, siyempre hindi mo mapipigilan yung pag-edad ng mga bata. Oo na. Lalo na, meron namang ano, kumbaga si Sara, may karapatan din namang lumagay
sa tahimik o mag-asawa, magkaroon ng sariling pamilya. At mukha namang happy si Sarah. Alam mo na, siguro naman yun ang maibibigay na lang natin din kay Sarah. No? Sa buong dalawang taon, wala tayong nakita kundi puro happiness lang sa mukha niya. Oo, di ba? Makikita mo naman kung malungkot o masaya yung isang tao sa kanyang relasyon. Hmm. Diba? Eh kaso ngayon, paano kaya yun? Kasi hanggang ngayon, wala pa rin lumalabas sa picture si Sarah kasama yung mami at saka yung daddy niya, yung family. Sa tingin mo, hindi pa rin sila okay? Pwede naman tayo mag-ano, i-photoshop natin. Ha? Kasi baka naiinig ka na lang. Inig ka ba? Hindi naman natin madaliin. Kahit hindi pa ginagawa ni Sarah. Magdikitin natin. Kasama si Mateo, ha? Oo. Diba? Hindi, joke lang. Pero alam mo, yan nga yung nakakad ng marami. Lalo na mga fans si Sarah Hieronimo na makita na okay na si Mami Divine at si Sarah at si Mateo. Oh. Diba? Bakalan okay na sila. Eh, wala pa nga rin kasing picture. Siyempre, yun ang nangyayari na lahat. Alam mo, narisibo, diba? Oo. Kasi siyempre, iba sinasabi na, kulang pa ba yung dalawang taon? Hindi pa po ba naghilom ang mga sugat? Diba? Hanggang ngayon ba, hindi pa rin matanggap ni Mami Divine? Oo. Na hindi forever batang paslit si Sarah? Oo. At saka diba, napag-aral naman na ni Sarah mga kapatid? Gawa naman na niya yung share niya para sa family, diba? Uh-huh. Kahit pa paano. So it's about time naman na siya naman yung bumuunan sa sarili ng family. Diba? Pero hindi natin alam, no? Baka naman okay na sila, hindi lang nila ina-announce. Sana ganon, diba? Oo. Ay, naku, mamaloy, Kuya Oji. Naalala ko dati, hindi rin ako tanggap ng gyena ko eh. Talaga? Mm-hmm. Ngayon okay na kayo, diba? So paano ka natanggap? Nag-apply po ako. Trabaho yung kasama mo? Oo, kuya. Nag-apply ako, pinalisin ako yung sarili ko. Pinakita ko na maganda yung kibo ko, na mahal ko yung anak niya. Ay, yun pala naman. Tsaka magaling din ako sa interview, kuya. Gaga. Well, anyway, since na-win mo yung Benan, si Mateo, bigyan mo ngayon ng tip. Kung paano gagawin niya. Tres, sais, 19, 22, 28, 45. Pero numbers? Tip? Tip, kuya. Loto. Aray! Kuya? Tip! Suggestion! Sabi. Ay, huwag na yan. Bulubulo ni Brenna kausap. Ano mo, babalik ta rin kita katulad nung ginawa ni Alder Abrenica kay AJ Rabal. Ha? Parang ginanun sa beach. Ay, binuhat! Binuhat ng ganon. Anak ko ba? Anak ko ba? Pero si Alder nga ba yun na? Hindi ba niyo makita? Hindi nga kita dahil silhouette. Pero mukhang si Alder yun. Yung tindig, yung height. Parang si Alder. So, pinapalagay ng marami na si Alder yun. Tsaka yung timeline ng magkasama sila. Oo, no? Tsaka just ko si AJ Rabal ang ang nag-post niyan. Oo nga. Sino ba yung lalaki na siya yung babae, definitely. Yes. O yung lalaki. So, parang silang AJ Rabal, AJ Abrenica. Ha? Si Alder yun. AJ din siya. Okay. Oh. Diba nauna rito, parang pinabulaanan nila na sila inaimbita lang at nagdiretso na sila ng bakasyon. Tapos marami naman daw sila. Doon sa kuhang video na yun, na silhouette, silang dalawa lang ang natuon. Oo nga. Kahit naman marami kayo diba? Ang importante dyan, kung sino ang kasama mo sa gabi. At saka yung video na yun, sweet moment. At saka na hindi niya dinideny dun sa mga nagko-comment na, uy, si Aljo ba yan? Uy, yung sick niya naman. Wala siyang, uy, hindi siya yan. Walang ganon. Nakapiling ko naman kay Kylie, okay na yun. Kasi parang tinatag pa si Kylie nung iba Yes. Na, parang okay na nakamove on na si Kylie. Mm-hmm. Di parang ano niya, parang ito ay matanggap ni Kylie. Kung totoo man na nilike ni Kylie yung post na yun. Yes. Ibig sabihin, naka-move on na siya at moving forward na lahat. Diba? Ang importante ay sila yung best parents for their kids. Yes. Dapat kayo ang working parents kayo. Yun lang naman ang importante dyan. Eh sana naman aminin na ni AJ Rabal. Na may anak na siya? At dapat? Hindi yun, gaga ka.
Hindi, yung... Ikaw na naman mag-upload. Ang Paolo si Morena. Hindi, yung sa kanila ni Aljur. Ah! Oh, Diyos ko po. Hey, kuya, di ba? Ito nyo nagsabi, 24 years na nga si Kobe. Oo. Oh. Oh, piling mo ba wala kang anak? Ang importante ito. Ito talaga sigurado ito. Yan. Wala pa siyang apo. Diba? Apo na? Halo, kapapahamak na naman ako. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong pangaling ko. Ito ba si Mama Loy? Ako sa TV din yung pangaling. Huwag mo kalimutan mag-comment below, i-click ang like button, at huwag mo kalimutan i-click ang notification bell! Pag-click niya kayo muna mo naman ang notify na meron kami yung latest update. Yes! At syempre pa ang kanya-kanya naming channel. Yes! At po mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Loy! M-A-M-A-L-O-I! Yan po yung channel ko. Tulungan niyo naman po ako maka 200,000 na! Huwag ka matala lang ipabawas sila yung subscribers ni Mel. Yes! Yay! Ay, meron silang ano, meron silang video reaction. Oh my God! Hindi na naintindihan siya ng jowa. Panoorin niyo yan ha. Kakaloka. At syempre pa, ang ating panayang kay Arnel Pineda pa rin. Yes. Sa OG Diaz Inspires. Yes. Ayan ha. At syempre maraming salamat sa nagpakain sa atin. Yes. Ang coffee roti. Ayan. Yes. Na may pinakamasarap na coffee bun. Yes. At kaya toast. Yes. At ang kanilang nakakaloka sa sarap na siomay. Must na, try. Diba? Must try yan. Oh, promise. Ako na nagsasabi siya, ang sarap ng siomay. Super. Diba? Mm. At syempre pa ang Celeb Skin at ang Premier Drip. Yes. Yan po ang mga nagpapaganda sa amin. Uh-huh. Goodies. Diba? Diba? Oh. Glowing skin dahil sa Premier Drip. At ang bugis liga. Dahil sa Celeb Skin. Yes. Oh, diba? Carbon laser. Yes. BB Glow. Yes. Thermage. Yes. At iba-iba pa po mga skin treatments. Yes. Diba? Oh. Yes. At syempre, Dr. JC Solis o Doc Jesus Cancio Solis ng Gorgeous Smile Dental Clinic sa harap po yan ng Christ the King Church sa E. Rodriguez. Yes. At syempre, Dr. LJ Libatike ng Smile Creation. Diyan naman po sa may Bonnie Serrano Avenue. Yes. Ayan na. Oy, naku. I miss you, Dr. LJ. Yes. Ayan. At ito po ulit ang lingkod. Pampawas din o. Dito yan ang lagi nang sasabi. At nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo ito yung maga, huwag na huwag po tayong makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon! Dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabi! Every gising is a blessing! Ano mga bang lagi nyo hinihilit sa amin? Ay! Chichika mo na! Dante! Hello, pata si Brenna. Last day niya na. Parang kanina pa siya sumasablay. Oh, no. Kuya, may bawag ka naman po akong knock-knock. Ay! Ano yung sinusubat mo sa amin yan? Hindi na nga. Para hindi ka namin matanggal. Babawi daw siya. Babawi. O, sige na nga. O, ano yung knock-knock mo? Knock-knock. Who's there? Ataong in Cavite. Ay, ang haba! Ataong in Cavite? Eh, kasi naalala ko si Charisse, kinanta rin niya to eh. Ah, kinanta rin niya ni Charisse? Oh, sige. Okay, ataong in Cavite who? Racing with destiny, then in that one moment of time, I will feel eternity. Tapos na ko yan. Ha? Tapos na yun. A Town in Cavite, nahanap namin, gusto naming marinig. Ang haba pa naman nun. Oo nga. Meron po yan. Hindi nga rin eh. Kuya, hindi po kuya. Bibilin nyo eh. Sobrang ka. Hindi po kuya. Ba't hindi ka nag-react? Ha? Ulitin mo nga. I will feel eternity.
Hindi ko na siya nag-gets. Hindi ka ngayon, kuya? Oo. Ulitin mo, ulitin mo. I will feel eternity. Gaga-g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 a
Lumalagpas tayo. Nakabong, Internate! Inamin! Ewan ko sa'yo, Brenna. Ito. Yan. Baka lumagpas ka, mapunta tayo Internate.